Maraming mga eksperto ngayon at mga analyst pagdating po sa mga nangyayari sa ating mundo, lalong-lalo na po pagdating sa mga sigalot ng mga bansa ang nagbabantay sa digmaan po sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa pinakabagong ulat mga sangkay, posible umanong mag-deploy ng mga kasundaluhan itong South Korea na tutulong po ng aktwal sa pakikipagdigma sa frontline kasama po ang Ukraine. Kapag nangyari ito mga sangkay, posibleng humantong ito sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan. Muli nagbabalik dito sa ating channel kung saan nag-upload po tayo ng mga content na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Balitang balita ngayon mga sangkay sa international. Ang posibleng pag-deploy ng South Korea ng mga kasundaluhan na tutulong sa digmaan kasama po ang Ukraine. Ang tanong dito, ano ang kahantungan ng ating mundo kapag nangyari ito? Maliban mga sangkay sa digmaan doon po sa Middle East, matunog ngayon na usapin pagdating po sa international. Itong nagaganap po na digmaan ng Ukraine at Russia na matagal na pong nagaganap mga sangkay. Nakaraan lamang mga sangkay ay naiulat po sa international na ito nga pong Russia ay tinutulungan na ng mga kasundaluhan ng North Korea. Nakunan po mismo mga sangkay ng actual video kung papaano po i-deploy itong mga kasundaluhan mula po sa North Korea papuntang Russia. Ayon po sa report, mga sangkay, itong mga sundalo ng North Korea na aabot daw po sa 11,000 ay tinitraining ngayon doon po. At pagkatapos mga sangkay ng kanilang pagsasanay ay isasalang na daw po ito sa frontline kasama po ang mga kasundaluhan ng Russia. Marami po ang nagulat dito mga sangkay at mismo po ang Western countries na mga sumusuporta po na bansa sa Ukraine ay nagulat sa pangyayari sapagkat hindi nga po nila magawa ang magpadala ng mga kasundaluhan sa bansang Ukraine kahit gustong gusto nila dahil nga po ayaw nila na mag-escalate o lumawak itong sigalot o problema at humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Kaya po ang ginagawa lamang po nitong Amerika kasama po ang iyong mga kaalyadong bansa ay nagpapadala po sila ng tulong papunta po sa Ukraine kagaya na lamang po ng mga financial na pangangailangan, medical, suporta sa mga weapons at marami pa pong iba. Pero yung aktwal na mga kasundaluhan hindi po sila nagpapadala sapagkat ayaw po nilang mangyari na lumawak itong digmaan at humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Ang Russia naman ngayon mga sangkay ang dumedepensa. May mga agam-agam tuloy ang mga eksperto at sinasabi po nila na posible umanong humihina na ang puwersang militar ng Russia kung kaya't kinakailangan na po nila ng tulong mula po sa kanilang mga kaalyadong bansa. At nauna na nga po itong North Korea. Susunod na nga bang magpadala ng kasundaluhan itong China at Iran? Well, tingnan po natin ang mga susunod na magiging hakbang. Noong nalaman nga po ito mga sangkay ng South Korea, agad naman po nagparamdam ito. At sinabi mga sangkay na sila din po ay posibleng magpadala ng maraming mga kasundaluhan na tutulong po sa bansang Ukraine. Alam naman po natin mga sangkay na ang North Korea at South Korea mainit din po ngayon. Kamakailan lamang mga sangkay ay pinasabog po ni Putin ang mga daanan na nagdurugtong mga sangkay sa North Korea at South Korea na agad naman po ito kinundina ng South Korea sapagkat ito daw po ay hindi maganda. Napuputulin po mismo itong mga lagusan na dati na pong nakapwesto. Dati kasi mga sangka itong South at North Korea ay isa lang namang bansa. Subalit dahil nga po sa mga hindi pagkakaunawaan, nahati po ito sa dalawa. Ang North Korea ay naging komunista at ang South Korea ay na-adapt ang pagiging malaya ng mga tao doon. Ayon sa South Korea, posible di umano silang magpadala din ng mga kasundaluhan doon sa Ukraine dahil nga po sa ginawa nitong Russia na paghingi ng tulong sa North Korea. Idinidinay ito ngayon mga sangkay ng North Korea, subalit hindi po maitatanggi sapagkat mismo leader ng Russia ay nadulas at napaamin mga sangkay na andun nga po ang mga kasundaluhan ng North Korea at nagsasanay ito at isasabak po sa frontline pagkatapos po ng military training. Ano nga ba ang kahihinatnan ng ating mundo kapag nagsimula na pong magpadala din ang South Korea ng mga kasundaluhan papunta pong Ukraine? Isa lamang po ang mangyayari dyan mga sangkay. Lalawak po ng lalawak ang digmaang ito at magkakaroon po ng mga kampihan ang mga bansa. Halimbawa na lamang po ang Ukraine. Posibleng tumulong din kaagad dyan ang France, Germany, Canada
at United States of America at marami pa pong mga bansa na kaalyado nila. Samantalang itong Russia, mga sangkay, maaari din pong tulungan ng mga kakamping bansa kagaya po ng Iran, China at North Korea na nagpadala na nga po ng mga kasundaluhan ngayon. Kapag nangyari ito, alam na po natin kung saan hahantong itong digmaan. Hahantong po ito sa ikatlong digmaang pandaigdigan na matagal na pong kinakatakutan ito ng mga eksperto at sinasabi po nila na kapag nangyari ito, mga sangkay, hahantong po ito sa tinatawag na all-out nuclear war. Hindi po ito biro, mga sangkay, at lagpas po ito sa ating imahinasyon kung mangyayari ang nuclear war, mga sangkay. Isipin na po natin na ang mundo ay magkakaroon ng apocalypse dahil po sa tindi ng mga nuclear ngayon ng mga malalakas na bansa tulad po ng Amerika, China, Russia, India at marami pa pong iba. Hindi nakakatuwa itong isipin, mga sangkay. Subalit, itong mga nangyayari ngayon, mga sangkay, hindi na po ito bago sa lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi na po ito nakapagtataka sapagkat nakasulat nga po ito sa banal na aklat, ang Biblia. Ngunit pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na huwag po tayo mag-alala sa gitna po ng mga kaganapan na katulad po netong may mga sigalot ang mga bansa na pwedeng humantong sa digmaan. Ayon po sa Luke chapter 21 verse 9 sa Biblia, huwag kayong mababagabag. Kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon, dapat muna mangyari ang mga iyon, subalit hindi darating kaagad ang wakas. Ito pa lamang, mga sangkay, ay pagpaparamdam. Paparating pa lamang po si Kristo at kukunin ang mga taong tunay at tapat na naglingkod sa Kanya. Ito ang dapat nating paghandaan ngayon, mga sangkay, sapagkat hindi na po biro ang nangyayari sa ating paligid ngayon. Ang mga sigalot ng mga bansa ay patunay lamang na ang mga propesiya sa Biblia ay totoong nagaganap na. Hindi po nagsisinungaling ang banal na aklat. Lahat ng nakasulat ay totoong mangyayari. Ang Biblia po ang pinaka-accurate sa lahat ng mga libro sapagkat dito po, mga sangkay, pinapatunayan na ang mga propesiya na nakasulat sa Biblia ay totoong nagaganap ng aktwal mula noon hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya't patuloy po tayong maghanda, hindi po sa mga material na bagay kundi sa espiritual, sapagkat ito po ang magiging baon natin sa hinaharap kung anuman po ang mangyayari. Itong mga sigalot ng mga bansa ngayon ay nag-uumpisa pa lamang. Marami pa pong magaganap sa ating planeta na hindi pa po nararanasan ng ating mundo. Kung dumating man, mga sangkay, itong sinasabing nuclear war, magiging isang katakot-takot ito na pangyayari sa ating mundo kung magaganap man sa darating na panahon. Subalit, huwag po tayong matatakot. Mas lalo po natin pagtibayin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po dapat katakutan ang mga ganitong klaseng kagunapan. Sapagkat, ang mga ganitong klaseng pangyayari ay nagdurugtong lamang po ito sa propesiya mula sa Biblia patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So ang kahahantungan, mga sangkay, kung magpapadala ng mga kasundaluhan itong South Korea papunta pong Ukraine ay isa pong delikadong desisyon sapagkat pupwede rin pong bumuo ng aliansa na kakampi sa Russia at magpapadala din po ng mga kasundaluhan kagaya po nitong China na ikatlo pong pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. Kapag nangyari ito, mga sangkay, malaking gulo ang kakaharapin ng ating planeta. Nanaway hindi po muna ito mangyari. Pero kung mangyayari man, mga sangkay, wala na po tayong magagawa dyan sapagkat ito ay nakasulat sa salita ng Diyos o Biblia. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan, syempre, na isubscribe ang ating YouTube channel.